Now let's do PEMDAS or Order of Operations. At ito ay post galing sa mathreviewer.com dito sa FB group na Civil Service Exam 2021 Community. Although hindi ako ang admin dito, pero lagi ko talagang tinatambayan ang grupong ito. So, ito yung sagutan natin. Kasi itong post na ito, maraming nag-comment, 1.4 thousands na siya, at maraming mali sa comment section. Idetalye natin kung paano ito sagutan ng tama at paano i-apply ang tinatawag nating PEMDAS or GEMDAS or better known as Order of Operations. Although nandito na yung answer with explanation, so explain lang natin, ipakita natin yung lahat ng mga references natin galing sa grade 4, grade 5, grade 6, grade 7 at marami pang iba, including yung mga calculators natin. Ngayon, itong klaseng equation na ito, dalawa ang pwedeng makatama dito. Yung hindi alam yung regarding sa PEMDAS kasi ang gagawin lang nila ay from left to right, which is tama naman. At yung alam talaga ang rule mismo or sabihin na nating method mismo ng order of operations, yung alam na alam talaga yung regarding sa PEMDAS, yung tamang pag-follow ng order of operations, makakatama dito. Kaso lang, ang magkakamali lang nito ay yung susunod sa mismong acronym lang na PEMDAS, pero hindi yung mismong rule nito. Now, before we will review our references, isolve muna natin ito. Then, bago natin basahin or i-review yung mga references para ma-double check natin or para mag-gets nyo mismo kung bakit tama yung solusyon natin. Sa loob ng parenthesis, 20 minus 6 plus 2 divided by 4 times 2. Sa order of operation or kilalang PEMDAS, unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. Still following the order of operation. Ang nasa loob ng parenthesis ay meron tayong addition at subtraction. When we say addition at subtraction, they rank equally, kaya we will solve them from left to right. Nauna ang subtraction, kaya unahin natin yan. 20 minus 6 is equals to 14. 14 plus 2 and that is 16. So 16 ang nasa loob ng parenthesis. Now, kung ito ay nalilito kayo, please watch this video until the end. Kasi ibibigay natin or isi-share natin lahat ng mga references na meron tayo. Let's proceed. Now, kopyahin natin itong division. So, this is divided by 4 times 2. Now, sa multiplication at division dito sa PEMDAS or yung order of operations, they rank equally, kaya we will solve them from left to right. Nauna sa division, kaya unahin natin yan. 16 divided by 4, and that is 4. 4 times 2 is equals to 8. Kaya ang tamang sagot dito ay itong letter D, 8. Now, let's review PEMDAS. P means parenthesis. So, you need to complete calculation in grouping symbols first. Tapos, ang next IE, wala naman tayong exponent. Next, MD means multiplication and division. These two operations actually have the same rank. Ano ba sa Tagalog yan? Pariho lang, magka-level yan siya. So, you should complete these two operations in the order they occur from left to right. Huwag kalimutan itong mga words na to, yung phrase na to, itong ganitong left to right, itong rule na to, left to right. Huwag kalimutan ang left to right kasi pagdating natin sa mga textbooks, laging inuulit ang left to right. Next. AS means addition and subtraction. Again, these two operations have the same
rank. So you should complete these two operations in the order they occur from left to right. Kaya, dito sa loob ng parenthesis, subtraction at addition, they rank equally. Kaya we will solve them from left to right. Pagkatapos, ito namang si division at multiplication, left to right. Next. Galing ito sa study.com. Here's an explanation of the rules given in PEMDAS. P, as the first letter, means you complete any calculation in grouping symbols first. Kaya inuuna natin itong isolve. Next, yung exponent. Wala namang exponent. Number 3, step number 3. Even though M for multiplication, kahit daw yung M na multiplication, sa PEMDAS comes before D, kahit daw nauna siya. For division, itong D for division, these two operations actually have the same priority. Complete only those two operations in the order they occur, from left to right. Huwag kalimutan ito. Yung left to right na yan, yung multiplication and division lang, okay? Next, itong number 4. Even though A for addition is in PEMDAS before S for subtraction, these two operations also have the same priority. You look for these two last two operations from left to right. Last two operations. Ibig sabihin, halimbawa itong given na ito, walang parenthesis, unahin mo yung nauna. So, bali itong multiplication and division. Kaso lang, nasa loob kasi ito ng parenthesis, kaya ito yung unahin natin bago itong multiplication and division natin. Left to right. Ngayon, kung hindi ka panipaniwala itong references natin na galing lang sa Google, dito tayo sa grade 4 textbook. Isulat natin, galing ito sa grade 4 na libro. Which one is correct daw? Ito yung example dito. 64 divided by 8 times 4 divided by 2. Is it letter A na unahin si multiplication bago yung mga division? Is it letter B na left to right? Or is it letter C na right to left? Since there is only multiplication and division in the number sentence, we work from left to right. Thus, the correct answer is letter B. So, itong tamang sagot, left to right. Basahin natin itong last one. In cases where addition or subtraction is combined with multiplication or addition, work from left to right, doing multiplication or division first. Take note. Kung nakakombine daw, si halimbawa lang ito, halimbawa lang ha, wala siyang parenthesis. Halimbawa, walang parenthesis. Ang nandito sa grade 4 textbook. Basahin ko ulit. In cases, mababaw naman ang English dito, so maiintindihan siguro ng lahat. In cases where division, where addition and subtraction is combined with multiplication or division, work from left to right, pero doing multiplication or division first. So kung halimbawa wala itong parenthesis, unahin mo yung division. Ay bali itong division and multiplication first. Doing work from left to right sa multiplication or division. Then, bali bago ang subtraction at addition. Now, since itong mismong problem natin ay meron siyang nasa loob ng parenthesis, unahin natin yung nasa loob ng parenthesis bago itong division at saka multiplication. This is grade 4 textbook. Now, dito tayo sa grade 4 textbook pa rin, pero yung subtraction at addition. Which of the following is correct? At ito naman ay 84 minus 25 plus 13 minus 7.
Is it letter A na left to right? Is it letter B na unahin si addition bago yung mga subtraction? Or is it letter C na right to left? To make sure we will all arrive at the same answer, the order of operations, take note. Order of operations was agreed upon. Since there is only addition and subtraction in the number sentence, we work from left to right. Kanina pa tayo, left to right. Kanina pa tayo dito. Itong left to right, applicable lang sa addition and subtraction. They rank equally. Multiplication and division, they rank equally. So this is from grade 4 textbook, left to right. Dito tayo sa grade 5 textbook. Basahin natin. A series of operations may also involve grouping symbols and exponents. In solving series of operations, the following rules can be used. Rule number 1, simplify the operations inside the grouping symbols first. Next, rule number 2, evaluate exponential expressions. Rule number 3, na maraming nagkakamali nito. Multiply and divide in the order they appear, kung ano yung nakikita mo, o kung ano yung given, from left to right. Remember, kanina pa tayo dito sa left to right. This is from grade 5 textbook. Wala kang mababasa dyan na unahin mo talaga si multiplication kay ni division. They rank equally kasi. Kaya left to right. Basahin ko ulit. Rule number 3. Multiply and divide in the order they appear from left to right. Rule number 4. Add and subtract in the order they appear from left to right ulit. Tagalog. Ang multiplication at division daw, isolve natin kung ano yung nakikita mo, kung ano yung given from left to right. Next, isolve mo si addition at saka si subtraction kung ano yung given, kung ano yung nakikita mo from left to right. This is from grade 5 textbook. Now, dito tayo sa grade 6 textbook. Direkta tayo sa step number 3 at step number 4. Multiply or divide from left to right. Or, kasi same rank lang sila. Left to right. Add or subtract from left to right. Grade 6 textbook. Next, dito tayo sa elementary algebra ito. In simplifying numerical expressions, the following order of operations should be followed. So number 1, perform the operations within the grouping symbols, including dyan yung parenthesis, brackets, braces, fraction line, and radical signs. Number 2, exponential. Wala tayong exponent. So dito tayo mag-focus. Step number 3, multiply and divide from left to right. Step number 4, add and subtract from left to right. Ngayon, siguro naman kapag ito ang ipapakita ko sa inyo ay mas klaro na. Parenthesis, exponent, itong multiplication and division left to right, always. Multiply to division or divide to multiply. Depende kung ano yung given, kung ano yung makikita mo. Tapos ang next part, you see, left to right always. Kung nauna si addition, unahin mo yan, then subtraction. Or subtraction, then addition. Ngayon, ano-ano ba yung mga acronyms nitong order of operations? Ang kilala natin ay yung PEMDAS. K
Kilala din natin yung shortcut na MDAS. Meron ding GEMDAS. Kung naririnig nyo yung BODMAS, BEDMAS, mga acronym to, para hindi nyo makalimutan yung mismong rule ng order of operations. BIDMAS, yan. Order of operations. Step number one, yung nasa bracket or parenthesis. Next, yung exponent. Step number three, multiplication or division, whichever comes first from left to right. Lastly, ay yung addition or subtraction, whichever comes first from left to right. Now, after natin na-review o nabasa yung mga references natin, clear na ba sa inyo na unahin natin yung nasa loob ng parenthesis, still following the order of operations, at ang nasa loob ng parenthesis ay yung addition, subtraction. So, dito, unahin natin si subtraction kasi nauna si subtraction. 20 minus 6 and that is 14. 14 plus 2, 16. Next natin gagawin ay yung nasa labas ng parenthesis. Kasi tapos na tayong mag-solve sa loob ng parenthesis. Now, idugtong na natin si divided by 4 times 2. Division and multiplication, they rank equally, kaya we will solve them from left to right. Kung ano yung nakikita natin, ang nauna dito ay yung division, so unahin natin siya. 16 divided by 4 and that is 4, 4 times 2 equals 8. Ngayon, dito tayo sa scientific calculator. So, ang nasa loob ng parenthesis ay itong 20 minus 6 plus 2. Okay? Bago natin i-divide ng 4, tapos i-multiply sa 2. And the answer here is 8. Isa pang calculator. Yung 20 minus 6 plus 2 na nasa loob ng parenthesis. I-divide natin. By the way, ang nasa loob ng parenthesis is equals to 16. Tapos, i-divide natin sa 4 times 2. And the answer here is 8. Another calculator pa dito sa cellphone natin mismo. This is 20 minus 6 plus 2. Nasa loob ng parenthesis. Again, ang nasa loob ng parenthesis is equals to 16. Divided by 4 times 2. And the answer here is 8. Balikan natin mismo yung post. Sa mathreviewer.com, meron ang sagot dito. I-click natin ito. At ang sagot dito ay, asa na si sagot? 8. Basahin muna natin. Ang ginawa niya ay yung nasa loob ng parenthesis. Parenthesis first. Same level ang addition at saka subtraction, kaya solve it from left to right. Then, so ang nasa loob ng parenthesis, ang sagot dito ay 16. Then, that term will become 16 divided by 4 times 2. Ngayon, same level ang multiplication at division, kaya solve it from left to right. Kaya, 16 divided by 4 equals 4, 4 times 2 equals 8. So, therefore, ang sagot na 8 ay tama. I hope after watching this video, hindi nyo na makalimutan yung order of operations. Thank you.